Hi guys, welcome back to my channel, Tin here, and in today's video guys, I'm gonna share with you my thoughts about this Lolaine Cool and Easy Ash Cream Blonde Permanent Hair Color Cream. And nabili ko siya sa Watson's for only 99 pesos, so gumastos ako ng less than 300 sa tatlong box. And hindi ko nagamit yung tatlong box. Dalawa lang yung nagamit ko. And I still have one box left. And yeah, if you want to try it, comment lang kayo sa baba. So maybe give away ko na lang itong isang box na to sa inyo guys. So ganito yung packaging niya guys. Ito naman yung nasa loob ng box. Ito yung kasama niya sa loob ng box. Isang hair color cream, then isang Oxymelt lotion or 30 volume 99% 50 ml na Lolaine Oxymelt lotion. So ito yung kasama sa loob ng box. So I think kakasya siya sa mga maninipis yung buhok and then yung medyo maikli lang. Yung hair length ko kasi guys, yung naubos ko diyan is nasa dalawang box. Ay, yung resulta na to guys, after 2 days na. So, yan, ginawa ko tong video after 2 days na nung procedure. So far guys, I really love it dahil nakuha niya yung nasa picture. So, kuha niya yung hair color ko na gustong-gusto kong makuha and super kuha niya guys. As in, parehong-pareho ng nasa box, nasa picture ng box yung resulta ng hair color ko. So, I really love it. Yung before na hair color ko, guys, is super light na green. Ash green din siya, pero mas light siya dito ng konti. And hindi siya masyadong ashy. So, yung ginawa ko, kailangan mo muna mag-bleach. And then, mga dalawang beses ka mag-bleach. Then, pwede ka nang gumamit ng hair color na to para mas makuha mo yung kung ano yung nasa picture na kulay. Hindi lang ako sure kung mga ilang weeks siya tatagal sa akin dahil 2 days pa lang naman siya nasa hair ko. So, I'm not really sure kung long lasting siya, okay? Pero sabi naman dito, permanent hair color siya. So, I think tatagal naman siya. I hope mag-last siya sa akin ng kahit 1 month. So, yun. Magugustuhan ko talaga tong hair color na to. Sabi dito, result may vary depend on your previously colored hair. So, ito yung nasa picture, guys. If yung color niya is black, ganito yung magiging result niya. Then, kapag light brown naman, dun, kapag light brown naman yung kulay niyo, medyo nahahawig. Kuha-kuha na yung pagka-ash green blend niya dito. Okay? So, napaka-importante na mag-bleach muna kayo before nyo subukan yung hair color na to. So, kung gusto nyo makita guys, yung kung paano ko siya ginawa, paano ko siya in-apply sa hair ko, just keep on watching. Nagustuhan ko dito guys is yung scent niya, hindi siya mabaho unlike dun sa ginamit ko last na hair color, yung Epsa, medyo mabaho siya. This one, I like it kasi mabaho siya, although medyo matapang yung amoy niya pero hindi siya mabaho, and nagustuhan ko dahil medyo mabaho siya. Okay, and then hindi siya ma-update sa scalp, hindi siya ma-update sa skin. So, I think okay din siya sa may mga sensitive skin, okay? So, I really like it, guys, and I recommend it to all my mga sensitive skin.
lalo na may mga sensitive scalp. And yes, you can try it. I love it, guys. And ito na yung result ng hair color ko. Okay? So, I hope nakatulong tong video na to, guys. And yeah, that's it. Thank you so much, guys, for watching my video. And see you again on my next one. Bye, guys!